Bukod sa ikinasawi ni John Matthew Salili, may isa pang insidente ng hazing na kinasangkutan din daw ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Cebu naman. At tulad ni Matt, hindi rin nakaligtas ang biktima sa pagpapahirap ng mga itinuturing niyang kapatid. Nakatutok si Chino Gaston. Bago pa ang pagkamatay ni John Matthew Salilig, may nauna na raw namatay na miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity dahil rin umano sa hazing. Siya ang second year engineering student na si Ronel Baguio ng Tau Gamma Phi Fraternity sa University of Cebu. Sa isinagawang autopsy, nakitang may mga pasa ito at sugat sa likuran ng dalawang hita. Ayon sa kanyang ina, December 18 tumawag ang anak para sabihing nahihilo, nagsusuka at nahihirapan siyang huminga. Naisugod pa sa ospital ng mga kasamahan sa dorm si Ronel, pero namatay din. Minsay ko po sa mga school na mayroon fraternity sa kanila. Nagmamakaawa po ako sa inyo na kung maaari, huwag na po kayo magpapasok ng fraternity. Sobrang sakit po mawala ng isang anak. Nag-iisang anak ko lang po yun. Sa death certificate ni Ronel, ang kanyang ikinamatay ay severe acute respiratory distress secondary to indirect lung injury, acute kidney injury secondary to rhabdomyolysis, at rhabdomyolysis secondary to multiple physical injury. Ang rhabdomyolysis ang kondisyon kung saan pumapasok sa dugo ng tao ang mga protein at electrolytes mula sa mga na-damage na tissue o muscles. Humihingi na ng tulong sa Public Attorney's Office ang pamilya ni Ronel. Handa raw silang tumulong sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Kasama sa mga ebidensyang inihahanda, mga huling messages ni Ronel sa kanyang cellphone kung saan kausap niya umano ang isang instructor ng baaralan na miyembro din ng VRAT. Sir ang tawag ni Ronel sa kausap. At nagtanong pa kung kailan ang susunod na schedule ng klase. Nagsabi din ng kausap na ipapakilala siya sa chapter at siya ang tatayong ninong sa pagpasok sa initiation. Nagtanong pa si Ronel kung kakayanin niya ang initiation. Nagtanong din si Ronel kung saan sila tutungo pagkatapos ng initiation dahil baka mahalata raw sila ng mga kasamahan sa dorm. Ang pabirong sagot ng kausap, depende kung patay o buhay ang mga ini-initiate. Marami itong involved dito eh. Dahil marami nagtulong-tulong eh. Pero isa palang identified eh. Pero may... Kahit isa lang, i-file na natin, Rev. Yan. Hindi siya magturo. Hindi, Chair. Okay. Ayun, ang hirap. Takipan yan eh. Kaya dapat pare-pareho ng penalty. Pumalo at hindi pumalo, preclusion perpetua. Yun ang dapat gawin. Kasi nandun ka, hindi mo malang pinipigilan yung mga bangag mo kasama. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang paaralan ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mariing kinukondena ng University of Cebu ang nangyari umanong hazing sa isang nilang estudyante nitong Disyembre. Nangyari raw ito sa labas ng campus, kaya hindi nila ito nalaman agad at lalong hindi raw tinotolerate. Binigyan din din ng universidad ang kanilang pakikiisa sa investigasyon para makamit ang hustisya.